pag tinapakan mo yung accelerator, syempre nandun ang kable, bubukas yan, okay? Ngayon, masesense na po, okay? Masesense na po ng TPS, ito yung throttle position sensor. Yun o, magandang tanghali po. Mga gasoline engine, okay, white smoke, ano po yung mga nagiging causes. Bago tayo pumunta din sa topic natin, ganito po yan mga pubs ha, iba nakakabit yan dyan alimbawa. Okay, balita rin na lang natin. Just imagine na nakakabit yan dyan sa loob. Konting DIY lang to ha, kung paano magbaklas ng drum, ng brake drum. Ang brake drum po, okay, lagi po yan mayroong maliit na butas dito. Hindi po ito kasi pinapalo. Alright. Kaya ang gagawin lang po, ilulubricate lang po muna yung nandito. Okay, ilulubricate lang po yan. WD-40, pwede na yan. Langis, gaya mga used oil, pwede na yan. Okay. Yan. Tapos, kuha lang po kayo ng size 12 na pino. Okay, pasok nyo lang po yan dito sa drum. Yan. So, may sequence po yan. Isa rito, tsaka isa dito. Yan. Ipupush nyo lang po yan. Yung pag-finish nyo po yan, lalabas na po itong unti-unting lalabas yung brake drum. Okay, so ganito po yung mangyayari. Yan. Yan. Yun. Okay, good, father. Pero problem, nakalargay. Hey, where is this one, father? Size 12. 3/8. Patang jeep. Shoop, jeep. Kunyari po, baligtad kasi, nakalarga kasi ito dahil nagpalit kami ng cylinder ng repair kit. Yan, repair kit kasi ito, may leak na. Ganito po yan. Kukuha lang po kayo ng dalawang head bolt. Yan, ganyan. Tapos yung sa kabila, sa kanya lang po yung position. Boy, oh, bagong shining. Ito yung issue kay father. Yan, regalo natin kay father yan. Size 12. Yan, size 12. So 5 feet lang, habang iniipitan nyo naman po yan, lumalabas po yan. Pero ang titignan nyo po yan, ito ha, yung gilid nung dyan po magiging batayan nyo. Kasi kapag po hindi naging balance yung pag-push na dito, masisira at masisira po yung stud nga, ayan, ganyan lang po yan. Unti-unti po yan lumalabas. Yan, babalansin nyo lang po. Kailangan balance yan. Ngayon, kapag kumawala na po yan, kakawala na dito sa pwede nyo nang hilain. Wala nang pukpukan. Yan, kasi nangyayari na pinapupukpuk, nagigiba eh. O yun, sige, balik naman tayo sa merong relationship dito sa yung white smoke dito. Para nangyari yun, master, break tapos white smoke. Okay, ganito po yung mga white smoke. Ano po yung nagiging cause ng white smoke? Ayan. Ganito po ang nagiging cause ng white smoke. Okay. Ito pong hydrovac. Nakita nyo po yan. Punong-puno po yan ng tawag dito ng brake fluid. Kasi ito yung master niyan. Ngayon yung master niya po, nag-leak. Kasi nakaganon yan dyan. Nakasit-in yan dyan. Nag-leak. Tapos ito kasi vacuum eh. Okay, vacuum papunta to ng intake. Kaya pag nalunod yan ng brake fluid, hihigupin po dito yan sa vacuum, diretso po sa combustion yan. Kaya lintik ang usok. Sobrang usok. Yan po yung mga isang cause ng white smoke. Then, meron pa akong isa. Kapag po nasalinan kayo ng tubig, yan, yung gasolina nyo nahaluan ng tubig, white smoke pa rin yan. Big time. Ganun lang po yun, yung mga white smoke, no? Kaya po, pag umusok po yung sasakyan nyo, mga gasolina, ganito. Yan, no? Pag umusok po yan, todas. Kasi ito po, nagbabawas. Napupunta po yan dun sa hydrovac. Yun yung hydrovac po na yan. Ito po yan, no? Diretso po yan sa intake. Yan, nakakabit po yan sa intake. Doon po kumukuha ng vacuum ang hydrovac sa intake. Kaya maaaring matodas po yan kung magpuputi ng usok. Pag may tubig, yes, may tubig. Kapag may tubig din ng fuel, yan, kahit sa
diesel, kapag naluwa ng tubig yan, white smoke. Gasoline, ganun din. Kapag may tubig, white smoke. Ngayon, ano ba, Paps? Multiple topic na naman tayo. Kasi kung ano yung pagpihit natin, okay? Yung ano, yung, kasi meron nagtanong yung about dun sa pag nag-on ng aircon, bumababa minor. Pag, tawag dito, kapag pinatay ang aircon, normal naman. Okay, mga Paps? Ito po yan. Kasi ito yung hindi ko nakita. Ito yung hindi ko nakita rin kasi. So, ito yan, kung bakit bumabagsak ang idle kapag nag-aircon. Tapos kapag pinatay ang aircon, normal naman. Ito pong throttle body, kapag naka-idle ka po, yung flap na ito, yan, yung flap niyan, nakasarado po yan, naka-total close po yan. Ngayon, kapag naka-total close po yan, edi dapat choke. Naka-choke, parang ganon. Hindi makapasok ang hangin. Okay? Kaya po merong access dito yan. Yan, dyan po ang access niyan. Okay, tulay, papunta po dito. Yan, ito yung daliri ko. Okay, dyan po yan, huhigop ng hangin. Okay, papunta po yan dito sa idle control, air idle control valve. Yan, so nakaganito po yan, nakasit in po ng ganito yan. Yan, dyan. Ito po ang nag-regulate ng idle. Siya po ang bahala dyan. Bakit ito yun? Yan, bakit ito yun? Kasi po meron po yung passage dito para po tumulay, papunta dito sa kabilang hangin. So, siya po yung nag-regulate niyan sa pamamagitan ng command ng TPS, okay, tsaka ng ECU. Ngayon, nagbubukasara po yan. Nagbubukasara. Ano po ito? Pag andar ng makina mo, lifetime na po nagtatrabaho ito. Yan. Lifetime na po yan. Kasi siya po yung sasalo ng idle ng, ano, kaya ang daming carbon pagdating dito. Yan, kaya butas po yan dyan. Dyan po papasok ang hangin. Kino-control lang idle. Idle air control valve, IACV, na kinocommand ng TPS, okay, TPS at saka ECU. Yan, ECU dahil doon sa compressor. Okay, TPS naman doon sa pedal. Okay, ganito naman po yan. Kapag po nag-open na ang throttle, okay, yan, kapag nag-open po ang throttle, ang IACV po magsasara. Okay, good. O, diba? Ang IACV po magsasara. Pag nag-open ang throttle. Ngayon, kapag po nagsara ang throttle, nag-close ang throttle, automatic, bubukas naman ang IACV para saluhin niya yung idle. Kaya minsan, di ba, kapag naka-idle ka at nag-revolution ka, bigla yung bumubuelo pa yan. Minsan, bumubuelo. Yan. Iba, maganda ang transition. Pero pagdating sa mga EFI, eh yung parang medyo tumatalbog-talbog muna bago bumalik dun sa idle position niya. Yan. Hindi katulad sa mga electronic, walang IACV. Andun na rin talaga yung mismong timpla niya, nasa computer box na. Okay, nasa, yun, driven naman yun ng accelerator pedal sensor. Ito, dekable. Yan, ito, dekable. So, kapag ang command po nito, okay, pag tinapakan mo yung accelerator, siyempre, nandun ang kable, bubukas yan. Okay. Ngayon, masesense na po. Okay, masesense na po ng TPS. Ito yung throttle position sensor. Okay. Ito naman po, yung magbabato sa ECU. Ibabato niya naman sa pag na-receive doon ng ECU. Ibabato naman niya to doon sa fuel line. Yan. Kaya pag, segundo lang to. Kaya pag ginanyan mo to minsan, segundo lang, react agad. Ang bilis ng bato ng communication yan. Mabilis. Ngayon, sa electronic naman, okay, sa electronic naman, kapag piniga mo yung pedal, ibabato niya sa ECU. ECU naman, ibabato niya dito para bumukas to. Yung flap na yan. So, medyo baligtad, di ba? Hindi katulad dun sa dekable, natatapakan mo muna yung cable, bubuka ang throttle, babasahin ng TPS, ibabato sa ECU sa injectors. Ayan, ganun yun. Diba? Parang baligtad sila. So, sa pagpedal, pedal muna, ibabato sa ECU, ibabalik dito, at saka po yan, bubukas. Yan, yun po yung electronic. Ito na po yung kapalit ng carburetor. Yan, kasi sa carburetor, kombinasyon na po lahat yun. Magkakasama na yung gasolina, hangin, ang adjustment ng gasolina at hangin. Ito naman, okay, yung supply mismo nandun sa carburetor. Pero ito, iba. Diba? Ito kasi naka-common rail. Yan, dito po. Kasi naka-common rail na po yan. Kaya hindi na po kasama yan doon sa throttle body. So, sa throttle body,
Ang hirap kasi magana eh, pag yung kudalang-kudalang, kailangan merong laging ebidensya eh. Okay? Sa throttle body, okay, cable muna sa pedal, bubukas, babasahin ng TPS, TPS, ibabato sa ECU, ECU, ibabato dito. Sa electronic naman, pedal muna, tapos ECU, ECU, papunta dito, and then, saka pupunta sa fuel line. Ganyan yan, pero napakabilis ang transition nun. Talagang segundo lang. Oh, yan. Yan. Kaya minsan bumabagsak ang idle kasi hindi na po ito nakapaglaro dahil napupuno po ito ng dumi. Ayan o. Flap sa loob na nagsuswing. Yan, nagsuswing. Dinadrive po yan ng kuryente. Dito. Ngayon nabuksan na pala ito eh. Ito mamaya lilinisin yan. Yan. Electronic siya pero through parang dynamo magnet. Nagsuswing-swing siya. Habang tumataas yung kuryente, halos lalo siyang bumubuka. Kapag bumababa yung kuryente, nagsasara naman siya, parang gano'n. So yan, sana nasagot ko na po yung ano, bakit po bumababa yung idle kapag nag-aircon. So sa electronic naman, kapag bumababa naman yung idle kapag nag-aircon, minsan po, dun po yan sa injector, sa fuel supply, dun na rin po yan minsan sa throttle body. Kapag po yung throttle body, sobrang dumi. Yan, kagaya niya, nalimbawa. Kapag po ang throttle body sobrang dumi, lumalagkit po yan. Yan. Malagkit. Ngayon, nahihirapan po siyang magbukas. Kaya minsan, ang pangit ng idling, nagbabad idling. Rough idling minsan sa ECU. Hanap lang ako ng ano. Buksan natin ito. Yan, kasi para makita natin, mamaya pabubuksan ko to para makita nyo. Okay. Ngayon, meron namang iba't ibang klase ng IACV. Okay, merong swing type. Ito kasi swing type to eh, nagsiswing. Meron naman yung valve type na tinatawag. Okay, parang ganito po siya. Lalo sa mga Avanza. Okay, sa Avanza po, ito yung butas, ito yung IACV. Yan. Ngayon po, pag nag-idle ka, okay, o kaya nagbukas ka ng aircon, bubukas po yan, gaganyan. Tapos sasara. Yan, bubukas, sasara. Yun. Ngayon, paano naman po yan na bumubukas, sumasara? Yung loob po noon ay driven din ng electronic or magnet. Umiikot siya sa loob eh. Tapos, meron siyang thread na ganito. Meron siyang gear. Kaya pag nag-idle siya, yan, pagpaluwag, luluwag. Pagpasikip, sasara. Yan. Pagpasikip, sasara. Sasara yung hangin. Tapos pagpaluwag, luluwag. Bubukas. Ganun lang po yun. Sa Avanza, ganun po yun ha, mga paps. Yan. Iba't ibang klase po ang IACV sa mga Nissan Sentra. Yung mga B15. O yan, ganun. Ano rin po yan. Yung parang merong tube. Sa dulo yung nagbubukas yan eh. Ngayon sa ito naman po yung electronic na sinasabi ko. Ayan, ito po yung electronic na throttle body. So ito po, wala po itong IACV. Ngayon ang nagko-control na lang po ng idle up nito yung ECU. Ayan, pag nagbukas ang kapag nagkaroon siya ng load, nakadetect siya ng load bigat, itataas lang po niya yung kuryente para ito bumukas ng konti. O yan, ganoon lang po yan. Okay, sir. Yeah. Okay. Sa Montero, yan, sa Montero naman, ang pinagkaiba naman nila nito, okay, nakahiwalay yung command ng throttle body doon sa command ng EGR valve, solenoid. Okay, sa high ace naman, okay, nandito na yan sa kabila. Nandito yan. Okay, nandito. So, kapag nag-open-close ang throttle body, mababasa po yan ng EGR control solenoid. Ibabato niya po yan doon mismo sa EGR valve para po siya bubukas, sasara. Yun po yan. Eh, wala tayong high ace yan. Wala tayo yata nga. Hindi, meron palang high ace doon, kaya lang turbo yun. Yan. Sa inyo ba ito, sir? Medyo konting ano lang, ha? Ang kamagalas na, di ko kinakatayan. Education lang. Libre naman to eh, libre. Ayun, high ace. Ay, kaya lang, ano na to, turbo. Ayan.
Ganito po yan sa mga hi-ace. Water pump. Ayan. Ito po yan. Ay, natakpan. Visit. Ayan na, nasa ilalim. Ito. Ayan, yung socket po na yan. Ayan po yung EGR solenoid, control solenoid. Ayan, dyan po yan. Tapos ibabato niya po yung communication dito sa mayroon pa isa pang vacuum solenoid dyan. Ito ay nasa likod. Ayan. Okay. Ibabato po niya yan yung kuryente dito sa solenoid para ibubuksan niya yung gate, parang gate valve, parang ganoon, parang gate valve ng hangin para po magbukas ito yan, para po magbukas at magsara ang EGR. Medyo complicated, no? Ganoon po yan. Kaya minsan talagang dapat pinag-aaralan talaga natin yung mga pasikot-sikot ng engine para madali nyo pong matroubleshoot. Okay, ito, ano ba to? Ano ba to? Ito po yung EGR cooler. Yung sa mga D4D 2.5 liter engine, wala pong cooler. Ngayon po, sa makabagong engine na nilabas nila, yung 3.0, meron na pong container yan. Malaki, mahaba po yan. Ito po, galing po yan ng exhaust manifold. Exhaust gas po ang papasok dyan. Nakatagos po yan dito sa buong cylinder head. Papunta dun sa kabila. Galing sa kabila, sorry. So, yung part ng exhaust gas, tatawid dito, pupunta rito, tapos masesense niya ng pag start ka ng engine, itong actuator dito, yan, yung diaphragm na yan, sisipa po yan para po magbukas at magbigay ng exhaust gas papunta rito. Kaya maraming communication po ito eh. Hindi po siya yung iba kasi diretso lang. Okay, from here, okay, to here, sa EGR valve. Ngayon po, hindi. Meron na rin pong control para hindi po masyadong nagiging toxic o napakaraming exhaust gas ang napasok palagi dun sa intake. Pag kailangan lang po niya, saka lang po yung bubukas, magbibigay ng daan, okay, para dito. At hindi po gaano mainit kasi, so, nagliliyab po ito sa init eh. Dahil exhaust gas po yan. Ayan, ang dami na naman natin natutunan. Ito po yung original na water pump ng Hi-Ace. Kasi ang sa kanya, ganito naman yan. Ito, panibago na naman itong aral. Ito po yung kanyang water pump. Ito po yung kanyang water pump. Ngayon, kahit po makapal pa yung impeller niyan, ang problema po niyan minsan, bumibigay po itong valve dito. Yan, kaya po tinan nyo. Eh, sabi nga raw, gawa ng paraan. Ang problema po, wala kasing paraan dito kundi palitan. Kasi kahit hubarahan nyo yan dyan, ang problema, itutulak po yung pressure yan. Kaya yan, pinapalitan lang. Pagsira, palit.